ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayon din sa araw ng anak ng tao. Kumakain sila at umiinom, nag-aasawa ang mga lalaki at mga babae, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang baha na pumuksa sa lahat. Tulad ng panahon ni Lot, kumakain sila at umiinom, nagtitinda at namimili, nagtatanim at nagtatayo. At nang lumabas si Lot mula sa Sodom, nagpaulan ang Diyos mula sa langit ng apoy at asupre na pumuksa sa lahat. Ganito rin sa araw na ibubunyag ang anak ng tao. Sa araw na iyon, huwag nang bumaba pa sa bahay ang nasa terasa para kunin ang kanyang mga gamit at huwag nang umuwi pa ang nasa bukid. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Mawawalan ng kanyang sarili ang sino mang nagsisikap na magligtas nito at ang mawawala naman ng sarili ang magsisilang nito sa buhay. Sinasabi ko sa inyo, kung may dalawa sa isang higaan sa gabing iyon, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa. Kung may dalawang babaeng magkasamang gumigiling, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa. At tinanong naman nila, saan Panginoon? Sumagot siya, kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sa araw na iyon, huwag kayong bumaba pa sa bahay ang nasa terasa para kunin ang kanyang mga gamit at huwag nang umuwi pa ang mga nasa bukid. Hindi ito isang pananakot na sa pagdating muli ng Panginoon na hudyat din ng katapusan ng panahon, wala na tayong magagawa kundi manginig sa takot habang pinapanood ang kakilakilabot ng mga pangyayari. Ipinapahiwatig lang dito na sa araw na iyon, wala nang halaga at walang pakinabang ang anumang mga pinagkakaabalahan natin. Trabaho, pag-aaral, pagsasaya, pagtitipon at iba pa. Anumang bagay o sino mang tao na pinahalagahan natin ay mawawala na rin ng saysay. Lahat ng bagay ay babaguhin na sangayon sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Samantalang habang hindi pa dumarating muli ang Panginoon, kailangan nating mamuhay ng tama, matuwid at banal bilang paghahanda sa dakilang araw na iyon. Pagsasagawa, pakinggan natin si Juan sa unang pagbasa at ito ang pagmamahal. Ang lumakad tayo ayon sa kanyang mga utos, ito naman ang utos. Ang lumakad kayo sa pagmamahal, gaya ng narinig nyo sa simula pa.